Hangin, okay. Baka makakuha na kayo ng 10 kilo dyan. Kumusta na po kayo, tatang? Kumusta na po? Okay lang. O yan, nadahil na pala kayo na nakuha na, nadamuhan. Ganda na ng kalamansi ah. Lalaki na niya. Dami na hinlog yung sili ah. Ito, lalagyan ito ng abono. Ito, pag-ikon, i-spray rin po ito ng para sa polyar. Naman dito, madali na patayin ng damo. Daling tabas eh. Good morning po sa inyo mga katribe, welcome po kayo sa aking YouTube channel. Ngayon po dito po tayo sa Kuya po Nueva Ecija kung saan po yung ati pong kalamansi na kung saan yung ati pong subscriber ay pinatututukan po sa atin. Ito na po siya ngayon mga katribe, anong lalaki na po niya at puno po mga katribe po ng bunga. Pupuntahan po natin po yung kanilang bagong tanim na 15 days na po siya mula po noong ating maihatid. Kaya araw po ngayon ng paglalagay ng abono sa drum size din po yung size po na itinanim po ng ating katribya. Ngayon po mga katribya, grabe naman po ang putik. Ayan, sinuba na po natin itong putik mga katribya. Ha? Bota? May bota ba doon? Sige, pakuha na nga lang. Sige. May bota pala para hindi na tayo maglinis po ng ating sapatos. Para makita natin po yung kalamansi. Ito na po mga katribya po yung ating unang deliver. Lalaki na po niya. Oh. Ang ganda na. Ang dahi pang bulaklak. Nagdala po tayo mga katribya po ng polyar para po ma-spray na rin po yung dahon po nito para at least po nun ay magtuloy-tuloy po yung kanyang pagsanga pati na rin po yung kanyang pagbubunga. Mayroon na rin pala mga bunga yung mga siling labuyo ni kuya, yan no? Nakaka-recover na rin po yung kanyang siling labuyo. Nasaktan kasi itong mga nakarang nag-uulanan. Kaya ngayon pa lang halos siya nagdadahon pero ganun pa man. Ayan, no? Pagandahan naman niya, mahal po ang siling labuyo pati na rin ang panigang. Ay baka po makachempo po si Kuya Bong doon sa kanyang mga tanim sa pagitan. Marami po yung palay po, marami po yung sili po na kanyang tanim pati po yung panigang. Kung ilang tray yun, napakarami po niya. Kumbaga sa kuwan ay 1,000 puno na puno niya po ito ng siling panigang tsaka po ng labuyo. Maganda po ang lupa rito sa lugar po nila na ito. Ayan, no? Kikinis naman po ng bunga nung kalamansi. Ayan, no? Tapos meron pa siya mga bulaklak. Ano, continuous po kasi mga katribya po ang alaga kaya continuous din po ang bunga. Ito po kasi mga katribya po yung mga malalaking mga puno na po nating diniliber na kung saan po ay mas misa, mas malaki pa po sa atin. Pero tingnan po ninyo, ang ganda na po niya. Yeah, depende rin po kasi mga katribya po yung ating pula. Pagka gusto po ninyo yung mabilisan po yung pag-harvest, meron kayong napipitas na kaagad. Yung malaking pula po yung binibili ng ating mga subscriber para yun na continuous po yung kanyang pagbubunga tapos hindi po siya maiinip na lumaki kasi malaki na magaya nito. Ilang buwan pa lang po ito mga katribya pero yan no?
parang isang taon na po siya. Kasi malalaki na po yung punlaat ng itanim. Eh noong ito po mga katribya ay paitanim po mga buwan po ng Mayo or mga ganon. Talaga tag-araw talaga siya na itanim. Kaya minsan nakapagpatubig pa ang ate pong katribya rito para po mag-continuous po yung kanyang pamumulaklak tsaka po para makarecover. Although meron pong ilang mga namatay pero napalitan na din naman po ulit ng bago. Nagkukan ba sila lalagyan abono? Mamaya po pananghali. Ah, pananghali. Ah, sige. Okay. Bibili pa lang po sa bayan. Ah, kasi wala pa nga naman sila. Sige, mga katripya, tayo po pakuha ng ating ito, yung bota. Dahil maputik. Para po makita po natin yung tanim po doon sa kabila. Ayan, pagka po tag-ulan, medyo mahirap ang daan. Lagkitin po yung putik. Oo, lagkitan. Ayan, pagka talaga pagka muulan, ay buti nga hindi ko nag-ulan ngayon. Malalaki na yung palay. Oh. Opo. Eh, mayroon na siyang ulay. Yan, sobra sobra sa katubig. Almost 2 weeks po na walang ulan po dito. Ah, tapos ngayon na ulit nag-ulan. Opo. At swerte na dahil na libre sa patubig. Eh, dito naman po sa Kuya Puy, minsan walang ulan. Isa naman madalas po ang pag-uulan. Pero kagandahan naman yan eh, nakarecover na po yung kalamansi. Dahil bulaklak. Brighter eh palang buo ngayon sili, ano? Opo. Pitasin. Oo, pitasin na. Mahal po ang sili po. Kakatiyan po ngayon sa sili. Pagka lalo pang lumago yan. Ayan, mumula na oh. Nakakailang kuna ba yan? Kilo? Kuna po. Minsan po kapag nag-harvest, mga 6 to 6 kilos. 6 kilos, oh yun. Maganda-ganda yan. So, nagko-continuous lang yan eh. Kakakuha kayo ng bundle-bundle dyan. Eh, ang siling labuyo eh, paparami yan. Hindi naman siya yung pakaunti. Eh, lalo na siguro yung panigang. Opo, yun po yung mahal. Oo, yung panigang, ano. Tapos mabigat pa sa timbang. Ah, nagkukumpa sila, naghahawan. Sunod po ng araw, siguro pag maganda-ganda na yung panahon, spray po ng herbicide po. Oo, kasi hindi makakapag-hebra sa niya dahil nag-uulan. At mabilis mo. Oo. Ayan, ang ganda na na sili. Oh. Nakaraan na yung sili ikon eh. Hindi masyado nag-down eh. Ngayon nagdadahon na. Oh, marami-rami na rin po ito. O, plan damo ngayon? Opo, plan dinis. Ayos pala eh. Dahil pa ninyo, grass cutter niya. Oo. Mas pabilis grass ang grass cutter. Grass cutter na dali tubig. Oo. Tubig at merienda lang. Pwede na. Makakabawi naman yun kapag kukuha niyo sili eh. Okay. Ang ganda lang ng sili dahil ng hilog. Eh. Baka makakuha na kayo ng 10 kilo dyan. Kumusta na po kayo, tatang? Kumusta na po? Okay lang. Oh, ayan, dahil na pala kayo na nakuha na, nadamuhan. Ganda na ng kalamansi ah. Lalaki na niya. Dami na hinlog yung sili ah. Ito lalagyan to ng abono.
makita pag ikon, i-spray rin po ito ng para sa foliar. Naman dito, madali na patayin ng damo. Daling tabas eh. Ay pala yung ating kawad eh. Si Bossing. Marami na hinog yung silim mo. Marami na hinog yung silim mo. Nakakache po pa kayo sa silim ngayon niya. Buti walang tama yung silim. Ano? Meron din ba? Pero kukunti lang naman. Ay mga una. Spray ninyo ng kawan. Ang naka-spray ko ay lagi naman. Andi punggos. Lagi naman ulan. Oo. Pero ganda na ng kalamansi oh. Daing bulaklak. Nung nag-spray kami ng kanon dito, Pax, yung ano yung humus. Humus? Oo. Oh. Ah, oh. Yan, nang bulaklak saka naglumaki yung mga... O tsaka ako din yan. Yung bunga. Okay, daing bunga oh. Palagay ko makaka-red bag na kayo sa kalamansi niya. Dalawa naman. Ah, dalawa red bag. Ito oh. Bunga oh. Eh, kadami oh. Daing bunga. Maganda rito sa lugar dito eh. Ako na kalamansi eh. Doon. Verde na. Mas maraming bulaklak po doon sa... Doon sa bungad ano. Mm. Tsaka sa bungad, maganda na yung kone. Malaki na eh. Dito, mahabol to eh. Pero kitang-kita na sa daan eh. Oo. Itong kalamansi. Pero yung tinanim doon, kasus, wala pang... Di pa masyado eh. Kasi bagong tanim pa lang. Oo. Ngayon pa lang kakapit yung ugat nun eh. Yung sili dito, marami sana kung hindi namatay. Namatay ba iba rin eh? Oo, dahil maraming namatay. Ah, noong nagwulanan ano? Hindi po, yung tag-init. Ah, yung nag-init? Ah. Tuhi. Ah, dito ba yung siling kawan? Haba? O Taiwan din? Halo-halo. Halo-halo. Ito malalaki kasi nung binili namin. Kaya mas maganda yung malalaki. Yung maliliit. Hindi nakasurvive. Kagaya din yung sabi yung nagsili dyan sa purok na dyan po. Mm. Marami din pong namatay. Kasi maliliit. Mas maganda raw kung yung malalaki. Sa pandawang malalaki sa San Jose. Mm-hmm. Eh kung yun ang naitanim, maraming mabubuhay. Ano? Opo, kagaya din po ito. Ito maraming nakawan siya. Yung malalaki po. Nakasurvive. Sabagay eh, pag yan naman na napaganda ninyo, maraming magiging bunga niya. Sa't gaganda at mabubuhay. Ito rin dito, may pag-asa rin dito. Pero sa gawin doon na medyo namatay. Nandun yung panigang. Opo. Hindi sa panigang kasi mahina talaga sa tubig yan. Pagka natuyot. Dapat dyan, tag-init. Oo. Tag-init ang kwanjan. Ang talagang alaga. Pagka nag-uulan, ay talagang kawan siya. Kapag nityambuan mo na 1 kilo, 20. Oo. Abay, kumahal ng presyo na ko. Magkano ba ngayon ng siling Taiwan? 200. 200, tinan mo nga. Ano? Sa, kung nga, 700 eh. Sa Maynila? Hindi po, sa Pampanga. Pampanga? Oo, kumahal ano. Hindi lang po sa bayan, ang mura. Oo, sa bayan kasi dyan, inaangkat pa nila eh. Pinapasa-pasa pa, oo, kaya mas galing, mura. Kanyang, galing... Pagka dinala sa bayan yan, dadalhin niya sa kabaratuan. Si dito po sa... Sa Mila, wala pong sili. Na sili. Nasira kasi yun, oh. Pagbagyo nung nakaraan. Ang galing naman po dito sa, kung lang, sa Ordonita. No, doon lang nagkakaroon ng meron sili lang. Opo. Pero kaya dito sa bayan, nagkaubusan. Ah. Kaya lang naman, marunong naman yung mga... Bumibili. Oo, dahil ang binabara. Ang gusto nila yung maraming kita. Ah, ayo. Kaya bang 200 lakuha. Paano yung ilan ng sili ng ganyan po? 20, isang tumpok-tumpok. Ay, grabe, ano. Eh, ilang piraso lang yun. Oo. Palagay mo, 5-10. Kaya nga, kaya malaki kita nila dyan. Malaking kita. Kaya yung 200 na yun, mapapalabas nila ng 500 niya pagka tiningi. Sila ang kumikita. Sila kikita, tapos yung magtatanim naman, ang hindi. Wala. Saka kung ito, coach, mahirap pang magbuhay ng sili kung ganitong... Oo, tara, dito tayo sa lili. Eh, kanina umalis ako, umuulan eh. Mag-asawa mo, God? Ako lang.
Pag ito, hindi nagawa yung tubong ito, wala. Yung kwan na ito, no? Oo. Eh, kwan kasi yan eh. Hindi nila nilipat eh. Alam nilang wala ng tubig talaga, eh. Talaga ito, walang tubig. Talagang kinuha pa nila eh. Sayang ka ako yung pagkakuha niya. Isap, yung laki ng tubo na yan. Pagka may tubig yan, hindi mawawala ng tubig yan. Talaga. Eh, biro mo. Iwan pa kung kailan sila bibili ng kagaya yung andon. Hmm. Pag nakabili sila at mayroon, yung talagang... Yun ay kami diferensya. Oo. Pero ang hinala ko dyan talaga, wala ang tubig. Walang tubig. Yan. Wala. Kasi tututo yan eh. Kahit konti yung kung mahina. Ay, lalabas ang tubig niyan. Lalabas ang tubig. Totoo eh. Kasi nasa ilalim yung bumubuga nun eh. Tumutulak eh. Eh, meron kasi ako pinagtanungan niya, ganyan din ang style. Eh, ilang tubo ba kayo sa inyo? Eh, 12 tubo. Oh. Eh, bakit po ba pag ako talaga po bang pag hindi kaya ng kuryente, hindi may lalabas yung tubig? Hindi eh, katotoo yun. Oo. Ang sabi niya, pag may tubig yung kumunaya, kahit malalik kung ilang feet yan, iaahon niya kasi nasa ilalim ng makina niya. Kung may tubig. Hindi ka sa kuryente kasi ang kuryente 220 lang yan, kuha yan eh. Eh, ba't kaya ako pinaghihinalaan ka ako yung kuryente yung kuha niya? Mahina ega ang kuha ng kuryente, hindi ka kaya. Ay, tinamadalang ega yung kuha niya na naglipat. Eh, kasi yung... Kaya nga. Yung kumita yung... Oo. Yung baon. Eh, sipin mo nga namang... Yung yun ang kawawa. Kontrata, eh, ganun na magiging resulta. Kagaya ito, coach. Ano mangyayari? Ito, sayang lang to. Mangyayari niya, bubunutin na lang din niya. Oh, eh, doble yung bayad. Oh, doble bayad. Pagka binunot siya, tapos ililipat ng iba, okay. Ay, gastos ang may-ari. Kaya lang... ewan lang natin kung yung sinasabi na... Maganda lang dyan, coach, ganito na lang. Magagawa sila ng tubo na bibili ulit ng tubo. Ganun na lang, para hindi sila... Masaktan. Masaktan. Kasi yan, at tinugot, at binaon, duble. Di bibili na lang tayo ng kaya nga. Tubo. Hindi, pa pwede yan. Pag halimbawa yung kuha na, yung taga sa amin na yung kukontratahin na natin. Marunong sila sa ganyan. Pag ayon eh, kaya lang mga bandang mga December na. Oo, kung ganito kasi. Pagputik kasi ngayon at saka tagulan ngayon eh. Talaga magkakaroon talaga ng tubig ngayon eh. Pagka December, yeah, tag-araw, yan dyan sila babanat. Nung hindi lang umulan ng kulang-kulang yatang isang linggo ay dalawa ay isang buwan. Yung fishpan, walang tubig, saka yung andon. Alas na tuyo din. Punta natin, coach, sa inyo. Para makita nyo yung tubig doon. Patratin na nga natin. O, kung yun lang, pagkukuha ng tubig doon, coach, wala. Oo, mahihirap ka kasi kuhan yun eh. Oo. Kasabi rin sa natutuyo lalo, ang kuhan doon. Kaya kasabi ko, kapag ganyan ang tubig, baldi-baldi na lang. Pag, saan kaya, wala ah. Kaya kaya talaga rito, meron talagang patuong yung patubig talaga. Oh, hindi po eh. Kahit may kung kulang naman. Kung hindi mo lang, di wala din na ka. Oh, kaya nga, dahil buong anong kalamas siya. Ay, naglabasa ba yung mga bulaklak eh. Oo, naglalabasa. Oo, kaya na. Meron ang kagandahan ng kawan niya. Ayun, kung hindi sila bumili ng ganyan na pangdamo. Ay, hindi yun. Mamatay yung sili niya. Hindi po. Matatakpan. Oh. Hindi po, hindi na tinatakpan. Hindi naman. Oh. Pag hindi pa sila nakaalis dito, lalaki na lang ito sa... Oo. Tsaka malaking bagay kasi yung herbicide. Oh. Herbicide kasi... Pataba po yan, yun yung mga damo. Naaagad yung damo. Eh, kung hindi naman ma-herbicide yan, eh, talagang gugubatin yan. Eh, kung grass cutter gagawin dyan, titigas ang lupa. Ay, nagaganda na kalamansin na rito. Kasi yung pan para yung lupa, alsa. Oo nga, dami na lang supang nito eh. Ayan. Mayroon akong doon pa sa harap. Pinating ko yung mga yun. Oo, maganda na nga yung sa harapan eh, malalaki na. Pinating ko pa yung tumata. Ayan, basta't ganyan, lagay nyo lang na tulos. Para pag humangin eh, hindi siya kakaway-kaway. Pang kuha niya, pang serga. Ay, meron lang kayong kuha niya. Palitin.
yung natuluyan na. Pero talagang hindi talaga may iwasan, mayroon talaga natuluyan. Oo, talaga, yan po talagang ano, kahit anong gawin. Eh sila nga, sila pa nagtanim eh. Ah, yan nga. Namatay din. May namatayan din sila. Oo, tignan yung mamaya. Kala natin eh, wala na lang fatal eh, pero rin pala. Hindi talaga may iwasan talaga kahit anong kuha. Wala nang protection ng lupa. Kahit anong pula, talaga may namatay talaga. Kahit na yung sabihin natin na malaki pa kami pula dyan. Talaga? Eh, siyempre, lalo na pagkakamisan, pag nabasag. Ito, sprayin ninyo ng kuha nito. Yung dala-dala ko, may dala ng kung foliar dyan eh. Probio. Ay, nagdala kayo, Kat. Oo, ayan na bunga ko. Para bumerde ko nito. Sana lahat ko yung silip po, Kat. Ganyan sana. Ay, sana ano, yung haba. Kung nabuhay. Eh, kamahal ng paniga ngayon. 400 po. Ay, grabe. Masyado saya. Kahit nakadunggot mo lang din eh. Nadali sana yung kamahalan ng silip paniga. Ay ko nga eh. Naku, machechen po ang kako. Magandang pressure ng silip. Doon sa amin doon eh, ilang piraso lang eh, bumibenta ng 30 mil eh. Sa siling panigang lang. Panigang nga. Yung pisan ko po, ang maraming siling ngayon. Ah, marami siyang tanim. Opo. Yan ang sulupin. Ah, kagaling yan ah. Opo. Yun ang makakachempo, 1,000 yun. Hindi siya magdadamo yun. Oo. Pauutos lang niya yun. Eh, may paupan eh. Maupan. Yan ang kainam kasi na kung mayroon kong sili. Katapos ito naman, yan ang sulupin. Para hindi gawin ng mga. Apihitik pala ng bunga dito sa gawi eh. Marami din kaos. Oo, parang puno na pala ng bunga eh. Ano? Ay, magtutulos pala kayo rito. Ay, ito naman ito, labas ng lahat ng bulaklak eh. Lahat ng kaos, mayroong bulaklak. Ay, ano? O, punong-puno ng bunga. Kahit anong siksik mo kung talagang... Oo, nasa kaos talaga yan. Oo. Pero iba dyan, makaka-recover. Iba naman, tutuluyan. Kasi pag nagdiretso kasi kumisa ng pagwalabuti na lang, meron kayong mga kanal. Eh kung wala pang kanal niya, dyan mag-uuha ang mga tubig. Oo, dito na lang. Ah, natutuyo nga. Di ba malalim to, no? Oo, malalim nga nung nakaraan niya. Tignan niya, ilang patubig lang yan. Oo. Ibig sabihin niya lang kayo sip-sip ng tubig noon. Opo. Oo. Eh hindi nga aabot ng kuwan to. 10 buwan. Hala. Oo. Dito lang sa gawi dito yung maagad na yan. Hindi pa nakakarating ng gitna yan. Kaya sabi ko, Kos, dito sa gitna. Oo. Maglalagay. Pwede dyan. Diyan sa may palay na yan. Opo. Extra. Mag-uho kayo na lang uli. Kaya ito, pang imbakan. Ilulong hindi, pagka dito, magtatayo rito ng deep well. Matutustusan na yan pag nakakuha ng tubig. Kapag kasi ito, Kos, sabi ko, kung mayroong deep well dito, oo, mayroon niya. Lalagyan niya yung tispan pagkatapos. Pwede. Iyahon doon. Parang pasa-pasa. Opo. Pag malakas ang tubig dito, masusupply na yun sa gitna na yun. Supply doon. Kaya. Tapos magkakasalubong na sila. Oo. Yung dalawa. Ito, pangkuwan lang ito. Pang-suporta lang. Pag bago-bago yung pagtatag-araw. Para hindi lang makuwan yung tubig. Pag na yung dalawang buwan na hindi mulan. Matutuyo din yan. Oo. Tsaka sandali lang yun matutuyo kasi malubang yung tutubigan niya. Ay lalo dito pala sa kuwan na ito. Tsak marami ng tubig na kakailanganan nito pagka hindi titan yan. Kaya... Kailangan talaga tubo dito. Oo, no? Tubo ang dapat ang kuwan dito. Hmm. Dito ang gusto kong palagyan ko sa dyan. Pwede dyan. Kasi yun ang mababa eh. Alam ko baka nandyan ang balong eh. Kasi nandyan mga balong po. Yung mga dyan. Oo, may mga balong din dyan. Opo, lima po. Lima yan. Ayun naman pala eh. Limang tubong naman. Saka yan to, Coach. Mayroon pa dyan. Yun sa punong yan. May balong din doon. May balong din yan. Ayun pala eh. Isa't kalahati lang. Pwede nang tapatan yun. Pag-aari ito. Pagka kasi isa't kalahati, may tubig na, sabi, maganda balong. Dalawang pisa yung coach, kaya lang, yung isa't kalahati.
kuha na siya noon. Kinuha yung pinakabalong na niya. Opo, oh, motor yun, sa yun. Taas. Oh. Pero yung bomba andun sa loob. Sa loob. Mm. Ay kayang diskartehan nung nagbabaon sa amin. Oo. Tagayo na kagaya rin sa amin niya na ganon. Ah, marakas ang tubig dito. Kung kaya, kung di kuryente na ganon, di ismala. Oo. Oh. Dinamo. Antimano kagad tipid yan. Oo. Kuha yan pagka sa dinamo. Eh kasi dito, pwede marating naman yan. Lapit ng ikubo na. Kahit na, kahit yung tubo na lang, kots, yung makina doon sa loob. Parang kagaya doon na lang doon. Oo. Pero yun sa may, doon sa kabila po na yun, na nandun yung makina, mas konsumo yun, mahina lang ang buga nun. Oh. Hindi kagaya talaga na yung ginagamitan natin na makina. Ah, oh, talaga. Mas kuwang kasi yun eh. Mas ma-inarorondo mo yung kuno tsaka napapalaki guwang niya sa ilalim. Yung kasi hindi kuryente, gaya nun. Nakalo na yun eh. Oo, kung ano lang ang tubig na balong nun, yun lang ang hititin nun. Hindi nagkukuha ng buhangin yun, nagpapalaki ng guwang. Eh kaya pagka na-tsempo mo, walang tubig yung sakwa na sa dekoryente, ala, walang ilalabas yun. Hanggang doon sa matuyo na lang yan. Mag-iinit na lang yan. Yan talaga, walang tubig, yan ang alam ko. Wala lang tubig. Pero sabi ni madam naman, sistingin at bibili, di, sabi ko lang. Ah, ngayon po, pwede nilang habulin nyo. Oh. Kung sinabi na gano'n na eka na, sabi nila, kailangan eka, lakasan eka yung kuryente. Pag nilakasan ng kuryente, gano'n pa rin ang takbo ng tubig, pwede nilang habulin nyo. Kasi yun ang sabi nila kamo, eh, dahil kaya ka mo nagkakaroon ng problema, hinaan dating ng kuryente. Ngayon, eh, malakas na dating ng kuryente, ala pa rin tubig. Oh, o, di sila may problema. Tubig talaga. Kaya nga. Pwede nila habulin niya. Biro mo, kumpleto bayad. Eh, servisyo naman na hindi maganda. Kaya pangit ang dating. Ay, isipin mo eh, daming kalamang sisusupply ng tubig niya. Sigurado kapag hindi tag-init yan, araw-araw kung nagdidilig yan. Oo, oh, sigurado. Hmm. Eh, mahirap magdilig yan pag timba-timba. Eh, kung... Hahaba kami mo dyan, kabubuhat. Kaya kailangan talaga dito, nabubusog ng tubig. Oo. Kasi pahihirapin ka dito pagka didirik talaga. Isang puno, isang timba. Kagaya noong sa amin eh. Sa amin talaga, talaga pinaagusan talaga yan. Nakaw, gaganda ng kalamansi niya pagka yan nabusog sa tubig sa Tagaraw. Tsaka nandiyan kasi mahal ang presyo ng kalamansi sa Tagaraw. Ngayon, maura. Oh, mura kasi ngayon. Kasi... Walang sa amin, mga 400 to 500 lang eh. Isang kaban? Oo, isang red bag. Eh, bababa pa ngayon yan. Eh, kasi September eh. Sa September, yan ang kabag sa akin. Mga 30 masigilaw? Mga sa kawal lang yun, mga nasa 15 eh. 25. Yan, mga 25, magad-agad dakilo nyo pag dyan sa kawal. Kuya po. Kuya po. 12 nyo na yun. Di aabot pa na 600 ang kalamansi nyo din sa mga. Oo, sa 20. 600 na yun. Ah, maganda-ganda ng kuha nyo ng kalamansi. Ayan, pag bumulas yan, yung mga bunga na yan, ako dahil ninyong haharvest na yan. Kitang-kita na yung mga bunga yan. Pag minute bukas sana. Pang kasi, September. Kung mag-harvest eh. Pwede. Ayan, yung mga makikintab na yan. Kailangan pagpitasin nyo na rin dito eh. Para palitan na uli ng balik ng bulaklak. Ayun, marami mga nakasulpot na bulaklak na naman, no. Kaya naman ito, tuloy-tuloy yung bulaklak tsaka buka. Saka pag napitas, pwede nang isprayan. Mm-mm. Pwede niya nakuha na siya ng kuha na ng mga gamot natin. Ay, isipin ninyo, wala pang ilang buwan pa lang ito. Ay, lima yata pa. Oo, limang buwan yung una, pero matatangkad na. Tsaka malalaki na siya. Ay, ito, mahabol din ito. Ayan. Mahabol din. Oh, maganda na rin itong huling tanim eh. Ayan, sila na po yung nagtanim niyan. Ano? Oh. Ay, hindi talaga mawala, mayroon talagang mamatay. Rinotor yan eh, malagkit naman. Eh. Oo. Hinto ko na. Ay, doon sa may kabila na yan. Oh. May pantok. Pero pwede pa yan pag nakahanap ng tubig. Ang huwag nyo na lang kuha nyan yun, yung palay na yan. Ayan, nandiyan kasi iba na eh. Oh. Mababa kasi yung lugar yan. Kasi sabi ko, ito, kapag may tubig na dyan, magpupundo pa kami ng tubig dyan. Ah, po, pwede. Pwede ipunduhan dyan. Oo. Oh. Para nun eh, pagkakawan dire-diretso tubig dyan. Pwede kayo magsabay-sabay ng patubig. Oo, oh, ganun. Kukuha rito, tapos meron naman sa kabila. Kabila. Sa lubungan.
Ay, dito ay tinan mo nga, eh, nauhaw ka agad. Isang linggo lang ito, coach, nung na patugbay. Nung nahititan ninyo, wow. Ano? Ako, hindi nga abot ng isang buwan. Isang linggo lang yan, ha? Eh, ang mahaba ang kuha ng tag-araw. Kaya nga, kung sa isang buwan, eh, habang umiinit kasi, nababawasan din ang tubig niya. Nag-evaporate kasi yan. Itong sinasabi kong pabakbo nila, coach. Oo, para lumalim. Oo. Pwede. Dalawang oras dito. Para marami nang makukuha dito ng tubig, istakan. At least malaki-laki yung kuha niya. Tapos, ang gagawin natin dito, boss, kung may balong dyan, dito ibabagsak. Pwede. Para dito na ngayon kukuha ng tubig sa kabila. Tapos mayroon makina dyan. Dalawa siya ngayon magkukuha. Papatubig. Hindi mo tutuloy yan, boss. Sigurado. Maagad sa tubig yan. Kung irerekta mo dyan, nahirapan. Matuto yan. Talaga. Kaya kailan talaga dyan, mayroong stock talaga. Para malakas ang dating. Pang emergency ka po. Ang laki ng okra na yun. Okra ba yan? Opo. Ang laking puno, ano? Sabi nila, okra ng ano, Amerikano. Ah. Kulay puti. Kulay puti? Opo. Kagaling yan. Kagaya po nga dun sa kalsada. Tumatagal din pala yan, ano? Opo. Siguro, may taon na siguro yan. Opo yan. Yung bunga at yung dinakawan at na... Kumugulang? Oo. Tumitigas din yan, opo. Eh. Ang kasarapan na talaga dyan, yung mura. Oo. Yung bagong tanil. Ayan, okay na po itong kuha natin. Yung farm po ni Kuya. Ang ganda na po ng development niya. Walang tigil po, kabubulaklak tsaka kabubunga. Mga kailang bag na rin silang napipitas. Pagpanto, dalawa na ito. Dalawang bag, ito na po nga. Ay, ang dami pa mga bunga na yan, no? Oh. Saka nakakita ang gano'ng katatanlim lang eh, pumipitas ka na lang ng kalamas eh. Yeah, kaya lang, kung maglakad. Ayun lang, kasi medyo putik talaga eh. Talagang kinapang may mga bunga. Eh, ibig sabihin, maganda rin ng kalamansi dito dahil nabuhay. Eh, akala iba kasi dito takot magtanim ng kalamansi eh. Saka yung maintenance. Oh, maintenance ang malaki kasi diyan. Kasi yung pag wala ka kasi ka na lang. Oh, yun niya. Eh, 1,000 kung pumpala yun para hindi pa sigurado kung magkakatubig pa. Eh, yung andiyan yung pinatay yung pinsang po diyan sa Kulumbitin, 350 po. At tinan mo nga. Eh, pero malakas naman yung tubig. Yes po. Dapat wala, yun na lang ang kinuha ni Kuya. Eh, no? Para sure na may tubig talagang malakas. Kasi kon yung coach, yung di Barena. Yung sana pala. Kasi pagka ganun kalaki yung tubo niya, baka yung supply na ito yun. Kung alam ko lang na ganun ang mangyayari, coach, yun talaga lang kinuha ko, ah. Oo, yun na sana. Kaya alam ko lang naman eh. Ay, kaya nga, yung konti-konti ang tubig. Oo. Eh, hindi naman kasi pinaliwanag. Kaya nga, kung susumahin ninyo yung tubo na itinaon dyan, tatlo yan, di ba? Oo. Di yun na rin, konti na lang idadagdag dun sa kabila. Oo. May malaking siguradong tubig pa. Sigurado yun. Tsaka malakas. Sayang. Nung nasabi nga ni Kuya, sayang ka pala ka, dapat yung nabalaka ko itinayo niya. Eh, hindi man kasi pinaliwanag na mabuti na ganito ang gagawin. Eh, pero naman, wala ka namang alam na Subsible. Kasi nakita ko yung tulo ng tubig. Naku, mahina ka ako yung tubig. Yung subsible. Kung alam ko lang na ganun, couch, eh. Oo. Paano pa ako nung na? Eh, mas malakas pa ako yung makina nyo doon sa pagtulo doon. Oo. Magamat na normal lang yung under, pero at least nakakakuha. Hindi mo pa nakikita yung dyan, Gats? Oo, di pa. Doon sa ko, nakita ko na yung doon sa may bungad. Mahina lang ang dating ng tubig. Eh, hindi pa napandar yan ako. Mm-hmm. Either to. Yung sa gitna. Oo. Ngon. Oo. Noon. Nakita mo yung Gats? Medyo magaganda pa tubig. Oo. Yun na lang sana, kawan. Eh, di ba, sa ko na lang natin. Yung puno pa yung kuan yung tubo. Di dos. Yun ang dapat ganun kalakas. Nakaminor pa yun. Nakaminor. Oo. O ganun dapat talaga ang tubig. Yun, masusupply niya ito. Kalamansi natin. Eh, sabi ko kay Kwit, bilhin niya na saka muna. Hindi, bibilhin din niya pagkatapos ng kuan niya. Malaki kasi gastos kasi nito. Eh. Pag dito at mayroon na ganun. Oo. Yun na lang gamitin ninyo, mas the best pa. Oo. Pwede naman ninyo kabitan naman na rin. Oo. No, pwede na 'yon. Sa makina rito, tapos do sa kabila. Yung inaabot ng kuryente, pwede naman dinamo 'yon. Pero yung andyan, coach, kung talaga may tubig,
Ay, palagay ko wala. Walang tubig sa ako. Ako na yung nagkukuha na sigurado. Kahit sabihin lang ka mo, ikaw mahina kuryente. Oo, hindi. Ako rin, hindi ako kuhan doon. Sabi nga noong kinakausap ko, basta't yan eh kay iniaahon eh kay yung tubig niyan. Dire-diretso yan basta't may tubig. Kaya ikaw mag-iinit yan pag wala na ikaw tubig na mahitit. Oo, ay, yun ang nakaka-problema nun. Wala na ako tubig na mahitit. Kaya ikaw mag-iinit. Paliwanag naman ni Engineer. Eh, kung daw sa loob yung hindi raw ikakaya. Hindi na ikanalinis siya. Eh, sabi naman yung mayari. Ikanalinis ng tubig. Eh, kaya nga. Oo. Eh, malinis ang tubig niya. Kung totoo siya kasi sa lalim ba naman, hindi pa lilinis ang tubig niya. Kaya sabi ko, walang tubig yan. Yun ang problema doon. Eh, di bali, talagang ganun. Kuha na lang tayo rito ng baon ng tubo. Ipo na lang natin kay Kuya by December. Pwede tayo magpabaon para meron tayong extra tubig.